Sa linggo na ang simula ng election period at kasabay sa paghahanda ng PNP ang pagmonitor sa 19 na syudad at munisipalidad na itinuturing na election hotspots o mga lugar na dapat tutukan ng gusto kaugnay ng eleksyon. Habang palapit yung ating election period, nagtatrabaho yung mga polis natin, of course. So meron tayong mga police operations. We have joint efforts also, of course, with the Armed Forces of the Philippines. So kung bumababa yung incident at na-assess ng mga tao natin na nababawasan naman itong mga pangyayari na to, it's either we remove them or we move them to another category. Karamihan sa mga hotspot na sa mga probinsya sa ARMM tulad ng Basilan, Lanao del Sur at Maguindanao. Kasama rin dito ang Daraga Albay kung saan pinaslang si Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe na tatakbo sanang alkalde ng bayan. Inirekomenda ang daraga na ilagay sa ilalim ng COMELE control na pinag-aaralan pa sa ngayon. Sa oras na mailagay under COMELE control ang isang lugar, automatic na malilipat ang police at military power sa COMELEC. Silang magmamanage on the security deployment of troops and even kung kailangan re-reshuffle yung mga tao doon, i-reshuffle nila. Pero posibleng dumami pa ang bilang ng mga election hotspots habang papalapit ang eleksyon. Noong election 2016, 133 election-related incidents ang naitala ng Philippine National Police kaugnay ng 2016 national and local elections. 48 ang namatay sa loob ng election period noong 2016. Mahigit 50 ang sugatan habang 124 ang nakaligtas. Karamihan sa mga biktima ay mga supporter ng mga kandidato. Halos kalahati ng mga election-related incidents ay pamamaril. Pinakamarami ang naitalang insidente sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, sinundan ng Region 3 at Region 10. Magiging katuwang naman ng COMELEC ang PNP at AFP sa darating na eleksyon sa bisa ng memorandum order na pirmado ni Pangulong Duterte. The PNP will be available to us, both their personnel and their equipment and resources in case we should need it. No? Oscar Oida, GMA News.